Hello mga boss, ang gagawin natin ngayon isang video game player na ang brand, kung titignan nyo, ayan, Platinum Junior 2. Bale, ang issue nitong video game player na to, base sa customer, wala daw tunog tong kanyang microphone. Mic 1 at mic 2 mga boss, wala daw tunog. Pero yung audio nitong mismong player, meron naman daw. So yun lang naman yung ayusin natin dito. Pero bago yan mga boss, itatry na muna natin tong player para makita talaga natin ang problema nitong video game player na to. So, isiset ko lang mga boss, pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, manotify kayo. Titignan nyo mga boss, ayan, bale naset na tong ating video game player. Bale, meron na tayong amplifier dito, pang test, ayan. So, yung palang amplifier na yan mga boss, yan pala yung last video ko. Hindi pa kinuha, ayan. So, gagamitin na muna natin pang test ngayon. Kung titignan nyo, ayan, bale, connected na tong jack dito sa player. So, itatry natin. 6, 7, 8, 9. So narinig natin mga boss, okay naman tong player. Ngayon try naman natin dito sa mic. Bale, ito talaga yung pinapaayos ng customer. Tignan natin kung wala ba talaga tong kanyang microphone. So itong microphone na to mga boss, bale okay yan, walang problema yan. Hello. So wala nga, ayan. Hello. Ayan mga boss, yan bale ang problema nitong video game player. Itong kanyang microphone, walang tunog. Kahit anong feed natin dito sa volume, ayan, try natin sa mic 2. Ayan mga boss, kahit na naka full volume na yung mga volume nito microphone, wala pa rin tunog tong ating mic. So yan yung ayusin natin ngayon. So sa mga ganitong problema, basic lang to mga boss, para sa mga beginners tong video na to. Sa mga may alam na, skip nyo na lang tong ating video. Pero sa mga beginners dyan, panoorin nyo to, may matutunan kayo dito. Kung titignan nyo, ayan, bale, nabuksan ko na tong player. Kung papasinin nyo mga boss, ayan yung kanyang loob. Ngayon, sa mga beginners dyan, once na meron kayo na-encounter na ganitong problema, kapag walang mic mo boss, pero meron naman audio itong player. So, nang check natin dyan, itong mga volume. Ayan. Papansinin nyo, meron itong mic 1 volume, mic 2 volume. So, dyan tayo unang mag-check mo boss. So, i-check natin yung mga volume na yan. Mas maganda kung palitan na natin. Yun bale, ang gagawin natin ngayon, bale, papalitan na natin yung mga volume na yan. Panigurado, nandyan ang problema nitong video player na to, kung bakit walang tunog itong kanyang microphone. Ayan, kung papansinin nyo, yung dalawa na yan, mga boss, yan yung kanyang potentiometer control. So, tanggalin na natin. Kung titignan nyo, ayan, bale, natanggal na natin yung pinaka-front nitong player. Ngayon, sunod naman natatanggalin natin dito itong kanyang board or power supply. Kasi yung power supply nito mga boss, connected tong kanyang microphone. Ayan, iisang board lang sila. Kaya tatanggalin na muna natin dito mga boss yung kulay brown na board na yan. Bale, itong mga player na to, magkasama na yung power supply at kanyang microphone board. So, kailangan natin tanggalin yan para yun na nga, matanggal natin yung mga potentiometer control. Ngayon mga boss, after natin matanggal yung mga screw, so sunod naman na tatanggalin natin dito itong mga socket wire. So sa mga beginners dyan, daan-daan lang sa pagtanggal dito sa mga socket. Ayan. So wala naman pala kayong kalito dyan mga boss kahit tanggalin nyo lahat yan. Kasi hindi naman para-paraw yung mga socket na yan. Kaya okay lang kahit tanggalin natin lahat. Ayan, kung titignan nyo, bale natanggal na natin itong board dito sa unit. Ngayon, titignan nyo, ito yung mga potentiometer control.
So, hindi ordinaryong potentiometer control ito, mga boss. Hindi katulad sa mga 502 amplifier. So, sana mga boss, meron akong stock na ganitong potentiometer control. Tingnan ko lang kung meron ba. Ayan mga boss, bale meron naman akong potentiometer control. Kaso, ang problema, hindi totaling kamukha. Ayan, mahaba yung pinakaulo nitong potentiometer control na stock ko dito. Ayan. Pero ganun pa man, pwede naman natin ilagay yan. Re-remedyoin na lang natin mamaya para may lagay natin yung mga knob nitong potentiometer control. Ngayon, tatanggalin ko na muna itong mga potentiometer control para yun na nga, mapalitan na natin. Kung titignan nyo, ayan, bale natanggal ko na itong potentiometer control. Bale, ang value nitong potentiometer control na to, ayan, kung nakikita nyo yung nakasulat, B103. Meaning mo, boss, itong value nitong potentiometer control na to ay 10K. So, ayan, bale, ang value nitong potentiometer control. Ngayon mo, boss, bale, lalagay na natin yung bago. Ayan, kung titignan nyo, bale, ang value din nito ay 10K. B103. Halos same value lang, mo, boss. Pinagkaiba lang nila, medyo mahaba yung ulo nitong potentiometer control na bago. Compare natin dito sa dati. Ayan, oh, titignan nyo, mahaba, bilog. So, itong dati niya, up muna yan, oh, kung titignan nyo, hindi bilog. Pero mamaya, re-remedyo natin yan. Sa ngayon, i-solder ko na muna yung mga potentiometer control. Ayan mga boss, bale na i-fix na natin yung board ngayon. Kung titignan nyo, kung ipapasok ko natin itong mga knob nitong volume control, so hindi natin may pasok. Kasi nga, yung potentiometer control na pinalit natin, bilog yung pinakaulo. Kung titignan natin kasi itong knob, ayan, up moon, so hindi natin pwedeng ipasok dyan. Dahil nga bilog yung pinakaulo nitong potentiometer control. Ngayon, gagawin natin dyan. Re-remedyoin natin yan. Kung titignan natin yung dating potentiometer control, ayan, tignan nyo yung haba nila, yung pinagkaiba. Mas mahaba itong nilagay natin. Ngayon, puputulin na lang natin yan. Bale, i-clear lang natin yan gamit tayo ng grinder. Ayan. So, kung meron kayong pamputol na mas maganda bukod sa grinder, mas better. So, ako mga boss, ito yung gagamitin ko kasi ito lang yung available ko na pwedeng pamputol dito sa mga potentiometer control. So, putulin ko lang. Ayan, tapos na natin maputol yung mga potentiometer control. Ayan, kung titignan nyo. So, hindi kasi natin pwedeng putulin yan gamit yung cutter. May tendency na masisira yung potentiometer control. Ngayon, kung titignan nyo, ayan, magkasingaba na yung pinakaulo nitong mga potentiometer control. Ngayon, hindi pa tapos yan mga boss. Bale, gagawin pa natin ganito yan. Katulad dito sa dating potentiometer control. Ngayon mga boss, ano na gagawin natin? Bale, gagawin natin na upmoon itong mga control. Ayan, gamit yung soldering iron. So, ganyan lang yung remedyo dyan. In case man, nawala kayong totaling kamukha na potentiometer control. Ayan. So, tansyahin lang natin. Kalati siguro mga boss, pwede na yan. Pati rin itong isa mga boss. Ayan. So, daan-daan lang. Tansyay lang natin. Bale, gagawin natin half moon itong pinakahawakan nitong potentiometer control. Para yun na nga, may pasok natin yung knob nitong potentiometer control. Ngayon mga boss, after natin magawang half moon, yung pinakahawakan nitong potentiometer control ngayon, linisin natin gamit itong cutter. Para yun na nga, kapag ilalagay na natin yung pinaka-knob nitong potentiometer control, papasok. So,
So, sa mga beginners dyan, in case man na wala kayong pamalit na part, so, kailangan gawin natin ng paraan para yun na nga, maayos natin yung inaayos natin. Kahit pa paano mo, boss, kailangan gawin natin ng paraan. Ngayon, ayan, try natin ipasok tong knob. Kung papasok na nga ba mo, boss, ayun. So, kung titignan nyo, ayan, naipasok na natin yung pinaka-knob, itong potentiometer control. Ayan, pumapasok na ngayon mo, boss. So, ganyan lang, napakadali lang, medyo yun nga lang, tiyaga lang ng konti. Ngayon, dahil naipasok na natin yung mga knob, so ilalagay na natin ngayon itong pinaka-front. Para yun na nga, matesting na natin itong video game player kung meron na bang tunog itong kanyang microphone input. Ayan mga boss, bale tapos na natin mailagay yung pinaka-front nitong player. Ngayon, hindi na muna natin ipipix yan. So, itry na muna natin kung tutunog na ba itong kanyang microphone after natin magpalit ng potentiometer control. Try natin mga boss, ayan, saksak ko lang. Ayan, bale naka-standby na itong player. Power on. Dapat magpulay green yan. Ayan mga boss, kung titignan nyo, umilaw na yung kulay green. Ngayon, hintay lang natin mag-loading. Tsaka natin try yung kanyang microphone. Kung narinig nyo mga boss, bale nag-loading na tong ating player. Ngayon, try na natin yung microphone. So, off na muna natin yung mga potential control. Ayan. So, pakinggan natin mga boss, ayan, bale na on na tong microphone. Ayun, kung naririnig nyo, ayan, meron na. Off natin yung volume. Tingnan natin, ayan, nawala. On. Off. On ulit. Ayun, so okay na yan mga boss, itong mic 1. Ngayon, try naman natin itong mic 2. Ayan mga boss, wala. Dahil naka-off pa yung volume, ngayon buksan natin. Ngayon try natin ulit mga boss, ayan, meron na. Off ulit yung volume, dapat wala, ayan. Buksan ko ulit mga boss, ayun. Yun mga boss, narinig natin, bale okay na to. Bale ito lang talaga naging problema, yung mga potentiometer control. Mic 1 and mic 2 mo, boss, narinig natin, meron ng tunog. Bale, ipipix ko na lang to, sasara ko na lang. Ayan, kung titignan nyo, bale, tapos ko na may sara tong player. Bale, ito lang talaga yung naging problema. Ayan, yung mga potentiometer control na yan. So, sa mga beginners dyan, sana kahit papano, meron kayo natutunan dito sa ating video. Kung meron man, huwag nyo naman sanang kalimutan i-like, share tong ating video. Sa mga bago naman dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, manotify kayo. So hanggang dito na lang mga boss, maraming salamat.